Noong Sabado ng March 9 sa taong ito ng 2024, nagbigay na ng ultimatum ang bansang Qatar kay Ismail Haniyeh, ang leader ng militanteng grupo ng Hamas na kinakailangan na nitong makipagsundo para sa hostage deal sa Israel, dahil kung hindi ay palalayasin na nila ito sa Qatar at bahala na ito kung saan napupunta, kahit paman na alam ng mga Qatari na number one target si Haniyeh ng Mossad. Ito ang kwento ng peace deal ng Hamas at Israel na kinakailangan ng tanggapin ng Hamas, partikular ang pinuno nitong si Ismail Haniyeh, dahil nauubusan na ng pasensya ang Qatar sa patuloy na pagkakabinbin ng negosasyon sa kapayapaan sa rehiyon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiset TV. Ayon sa Wall Street Journal, na nagbigay na daw ng babala ang bansang Qatar sa mga pinuno ng Hamas, partikular kay Ismail Haniyeh, na kinakailangan na nitong makipagsundo tungkol sa hostage deal ng Israel. Ayon pa sa balita na kahit mismo ang mga miyembro ng Hamas ay hindi pa nagkakasundo kung ano ang kanilang gagawin, kaya nagbigay ng ultimatum ang Qatar na kapag hindi pa raw sila nagkasundo ang Hamas sa gagawing peace deal sa buwan na ito, ay palalayasin na nila ang mga pinuno ng Hamas na nasa Qatar nagtatago. Pero ayon naman sa Al Jazeera na wala raw itong katotohanan, dahil ayon sa isang senior member ng Hamas na si Hussam Badran na nasa syudad ng Doha na kabase, ang kapital ng Qatar, na wala naman daw ibinigay sa kanila na ultimatum noong Sabado. Dagdag pa nito na wala naman daw ang katotohanan na may dibisyon sa kanilang grupo, kundi sila nga daw ay magkakapit-bisig sa pagkikipaglaban sa mga Hudyo sa Gaza, at silang lahat daw ay tinitiis sa mga paghihirap na nangyayari ngayon sa kanila, na napakalayo sa katotohanan, dahil nang ibigay ni Hussam ang interview na ito, siya ay nasa isang mamahaling hotel sa Qatar na malayo sa realidad ng Gaza ngayon, na halos mamatay na sa gutom ang mga sibilyan. Dagdag pa nito na isa lang daw magiging resulta kung hindi makakamit ng pag-uusap tungkol sa kapayapaan or peace deal ngayon, ay panigurado daw magre-resulta ito sa malawak na kaguluhan, lalo't nagmagsisimula na ang Ramadan sa linggong ito, ang pinakabanal na buwan ng mga Muslim. Ayon pa kay Hussam Badran na wala daw silang idiniklarang tinatapos na nila ang negosasyon, at silang lahat daw sa Hamas ay gagawin ng lahat para matapos na ang digmaan sa Gaza. Ang kanila lang daw natatanging kondisyon sa Israel ay permanent ceasefire, pagbabalik ng mga Gazan sa bahaging norte ng Gaza, at papasukin ng Israel ang humanitarian aid, at pinakahuli ay ang total withdrawal ng kabuuang puwersa ng Israel sa Gaza, at pakakawala na nila ang lahat ng mga hostages na hawak nila. Sinisisi pa ni Badran si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, na siya raw nagpapabagal sa negosasyon dahil wala daw itong tinatanggap sa kahit isa man lang sa kanilang mga kondisyon, at sarado na daw ang utak ni Netanyahu na patayin ang lahat ng mga sibilyan sa Gaza. Dagdag pa ni Badran na si Netanyahu daw ang pinakadelikadong tao sa mundo, dahil wala itong takot kahit sa Diyos, dahil sa libo-libong namatay sa mga sibilyan dahil sa utos ni Netanyahu sa mga sundalo nito na siyang sumisira daw sa kapayapaan sa rehiyon. Pero lahat ng ito ay walang katotohanan, dahil hindi naman mangyayari ang lahat ng ito ngayon sa Gaza kung hindi inatake ng Hamas ang Israel noong October 7. Isa pa sa nababahala sa sitwasyon ngayon sa Gaza ay ang bansang Egypt, ayon sa isang international media na nagbigay na rin ito ng pahayag na sila ay nababahala sa sitwasyon ng mga Gazans kung hindi pa makakamit ang peace deal o kapayapaan sa mas lalong madaling panahon. Dahil kahit anong oras ay baka biglang umatake na namang muli ang Israel sa Gaza,
partikular sa bayan ng Rafah na nasa border ng Egypt. Ang ikinababahala ng Egypt ay baka bumaha ang mahigit sa 1,000,000 Gazan refugee papasok sa kanilang border pag magsisimula ng umataking muli ang Israel, dahil paniguradong magtatakbuhan ng napakaraming sibilyan o mahigit 1,000,000 Gazan sa border gate na hindi na kayang pigilan pa ng puwersa ng Egypt, na siguradong magdudulot ng stampede at pagkamatay ng libo-libong mga tao. Pero ang totoo ay talagang takot lang ang Egypt na tanggapin ang mga Gazans, dahil baka matulad sila sa Jordan. Nang tanggapin kasi ng bansang Jordan ang mga Palestino matapos ang Six-Day War, ay nagtangkang i-take over ng mga Palestino ang bansang Jordan noong 1970s. Muntikan pang mapatay ng mga Palestino ang hari ng Jordan, kaya minasaker ng mga sundalo ni General Zia al-Haq ng Pakistan ng mga Palestino noon sa Jordan, at pinatalsik sa Jordan ang lahat ng mga Palestinong refugee na siyang ikinakatakot ng Egypt na baka mangyari rin ito sa kanila pagtatanggapin nila ang mga Palestinong Gazans, dahil alam nilang may ugaling nanunuklaw ang mga Palestino. Kahit ganun pa man ay matigas pa rin ang Hamas at pinipilit sa buong mundo, particular sa media, na sila ay nagkakaisa kahit pa man sa napakahirap na na sitwasyon ngayon sa Gaza, na halos lahat na ng tao sa Gaza ay kumakalam ng sikmura sa sobrang gutom. Napaka-unrealistic pa rin ito kung magbigay ng mga kondisyones kahit pa man na wala ng pag-asa ang kanilang sitwasyon. Kaya nabibinbin ngayon ang usapan sa kapayapaan o ang pinakabagong peace deal sa pagitan ng Israel at Hamas, at ang laging nagdurusa habang tumatakbo ang araw ay ang mga sibilyan sa Gaza, dahil wala nang makain at nag-aagawa na kahit sa inuming tubig. Noong March 7 lang sa buwan na ito ay nag-withdraw ang Hamas sa negosasyon sa siyudad ng Cairo sa Egypt, dahil isa lang daw ang gusto nila, ang permanent ceasefire at total withdrawal ng IDF or puwersa ng Israel sa buong Gaza, na alam naman ang lahat na napaka-imposible nito dahil hindi naman ito tatanggapin ng Israel. At ayon pa kay Netanyahu na bakit nila ito tatanggapin na sila ang nananalo sa labanan, at wala sa posisyon ng Hamas para magbigay ng demand sa Israel. Dagdag pa ni Netanyahu na wala nang ibang baraha pang Hamas kundi ang mga hostages na lang nito. Ibigay man nila ito o hindi ay sisiguraduhin niya daw na talagang uubusin niya ang lahat ng Hamas sa mundong ito. Kaya naubos na rin siguro ang pasensya ng Qatar, dahil sa kanilang nakikita na wala naman talagang planong makipagsundo ang Hamas o isole ang mga hostages nila, dahil sa patuloy nitong pag-walk out sa mga pagpupulong, at ang naghihirap ay ang mga sibilyang Gazans na lahat ay nasa bayan na ng Rafah sa southern Gaza sa border ng Egypt. Pero para sa iyo, reasonable ba ang demands ng Hamas sa Israel or taktika lang nila ito para patagalin ang digmaan at pahirapan lalo ang kanilang kapwa mga Gazans para makakuha ng simpatya sa buong mundo? Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.